Okay, so ayan guys, welcome back ulit. So in this video, meron akong panibagong play to earn na isishare sa inyo na kung saan dito nga guys ano, is pwede nga tayong kumita sa paglalaro. Okay, so as you can see guys, bleach ito. And alam naman natin na ang bleach, dati itong sumikat ano, 90s. And sa mga nakaabot nito, so congrats sa inyo guys kasi eto nga nagkaroon na siya ng play to earn na kung saan mag-enjoy na tayo sa paglalaro nito, pwede pa nga tayong kumita dito. Okay, so guys dito magbibigay lang ako ng sneak peek video. So sa next video tayo guys gagawa ng full tutorial nito kung paano ba kumita and ano ba yung mga pwede nating gawin para nga po ma-improve ano, yung pinaka-character natin dito. And ayun, so explore-explore lang tayo dito guys. And ayan, kung makikita nyo no, so naka-autoplay tayo dito. And yung graphics guys, kung makikita nyo naman is okay naman. And then, syempre, ang kakailangan lang natin gawin dito is maglaro. At the same time, pwede pa nga tayong kumita dito. Okay? So guys, dito, example lang ito ano. Ito yung pinaka-mission na kinakailangan natin gawin. So dito sa may bandang gilid, makita natin yung pinaka-condition ano, para manalo dito. So kinakailangan lang natin dito ma-eliminate lahat ng halos ano. Ayan. Para nga po mag-proceed tayo doon sa pinaka next level. Okay? So ayan guys, napakaganda ng graphics. And syempre yung pinaka-character natin dito is si Ichigo ano. Okay, so ayan, wait lang natin. Okay, so yun po guys ano, yung pinaka-bankay niya. So yung skill tree. And after nyan, pwede na natin siya guys ano, skip. Makita nyo dito sa may bandang taas. So skip. Ayan. And then okay, so panalo tayo dun no. And then punta tayo guys dito sa pinaka home. Dito guys sa pinaka home natin, makita natin dito yung pinaka interface ng game. And dito naman guys ano, sa pinaka icon natin itong Ichigo ano. So makita natin dito yung character info and syempre dito sa may bandang kanan yung character skills and pwede natin yan i-check ano, yung mga effects ng skills. So by level kasi yan guys and pwede natin siya i-upgrade and soon ituturo natin yan ano. Okay, and sa skill 2 eto, try natin sa level 12. And ayan guys ano, yung pinaka effects ng level 12 na skill 2. And kung titingnan naman natin yung pinaka skill 3, which is yung pinaka bankai na skill ni Ichigo ano. Okay, so kung makita natin guys, napakaganda ng graphics nito. And sa level 10, ito yung pinaka maangas dyan ano, kung saan nagcha-charge siya and parang naglalaho siya dito ano. Okay, so syempre para makuha natin yung level na yan is kinakailangan natin i-upgrade yung pinaka skills natin dito. Okay, and syempre guys, maraming hero dito or character na pwede natin pagpilian. Ang kinakailangan lang natin dito gawin is ma-unlock yung pinaka-character dito sa pagpasa ng level dun sa by chapter. Okay, so papakita ko sa inyo guys. So dito yan, kapag umusad yung chapter natin, meron tayong mga character dito na kakalabanin. And syempre guys, pag natalo natin yan is ma-unlock na natin and pwede na natin siyang gamitin. Okay, meron na akong mga na-unlock dito. So punta lang ulit tayo dito. And pili natin guys itong si Rokia no. Okay, so i-fight lang natin and i-confirm lang ano. Okay, so naka-in battle na siya. And pwede na tayo guys dito pumunta sa pinaka chapter and pwede na tayo maglaro dito. Okay? So tingnan natin guys yung pinaka skill ni Rokia. Okay, so ito po guys ano, yung pinaka normal skill ni Rokia kasi hindi pa siya na-upgrade. And kung makita natin doon sa pinaka profile niya or yung character skill, so kapag nag-level 12, syempre mas maganda yung effects niyan. Okay, so level 0 pa lang yung skill natin dito kay Rokia. And ayun nga pala dito guys ano, so habang tumataas yung chapter mo dito is palakas ng palakas yung mga halos. So kinakailangan natin syempre i-upgrade yung pinaka skills natin, yung mga equipment para nga po makapasa sa bawat chapter. Okay,
Okay, so hanggang dito lang muna siguro guys itong pinaka sneak peek video natin. And abangan nyo guys yung second video natin at i-review natin yung pinaka website nila. And syempre magbibigay tayo dito ng thoughts natin about dito sa gaming na ito. Ano ba yung red flag na nakita natin dito? And syempre para malaman nyo rin ano yung pinaka potential risk na pwede natin makuha dito once na naglaro tayo. Kasi pwede rin tayo guys dito mag-invest para nga kumita. Okay? So ayun guys, hanggang dito lang muna. Thanks for watching. See you in the next video.